Ito yung pinaka-negative sa lahat, yung pagkaka-appoint kay Secretary Larry Gadon. Yun ang sinabi ni Ronald Llamas. Grabe. Anyway, nung na-appoint si Secretary Gadon, the following day, biglang dinisbar. Di ba, nagulat tayong lahat, na-disbar bigla. And then, ito na oh, simula ko na, nung na-disbar siya, eh yun na yung palaging binabanggit para sabihin na hindi siya qualified para maging secretary. Huwag niyo hong sabihin na ano, forever nang nadidisbar ang isang abogado. Kasi it has nothing to do with competence. It is a disciplinary procedure. Pang-disiplina talaga yan. It is like that. Siyempre, magbibigay po kayo muna tayo sa mga kaibigan natin sa SendWave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees sa pamamagitan ni SendWave. Ang gagawin nyo lang, mga kutsero, nang i-download ang SendWave app, gumawa po kayo ng account at i-register yung bank account details at pwede na po kayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga iba't ibang pawn shops at of course, bank transfer sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ay pwede pa po kayong makakuha ng additional $20 na libreng credit. Gamitin na po si SendWave, mga kutsero, for all of your remittance needs. Ang Supreme Court po is very lenient pagdating sa pagdidisbar. In fact, meron pang ang dalawang kaso, alam natin lahat yan, yung kay Jokno at saka kay Delima. Si Delima, outrightly, hindi sinunod ang utos ng Korte Suprema. Direct contempt yon, mga kutsero, pero hindi siya nadisbar. Si Chel Jokno, nag-imbento ng ebidensya, yung writ of kalikasan ng mga mangingisda. Pinapirma sa papel, walang title, nakapirma ang mga pangalan. Nung nakapirma na sa kanila yan ang title. Complaint, petition for writ of kalikasan laban kay FPRRD. Nagalit yung mga mangingisda. Anong sinabi? Hindi yan ang pinirmahan namin. Kung alam namin na yan ang pipirmahan namin, hindi kami pipirma. Nadisbar ba si Chel Jokno? Hindi. Anong sinabi ni Leonen? Admonish lang natin. With stern warning. Parang ganun yung sinabi. Tapos kay Attorney Larry Gadon, pagka-appoint na pagka-appoint, dinisbar. Bakit? Kasi may apat na raw kasi na disbarment petition na nakahain. Pero hindi siya dinisbar dahil doon sa apat na nakahain na yun. Dinisbar siya dahil doon sa reklamo ni Raisa Robles. Disbarred lawyers may appeal after 5 years. The Supreme Court said on Tuesday, a disbarred lawyer may seek reinstatement after 5 years under the new guidelines for judicial clemency. The SC ruled that a lawyer who has been disbarred cannot file a petition for judicial clemency within a period of 5 years from the effective date of disbarment. Only a most compelling reason based on extraordinary circumstances may warrant a shorter period. Pwede pang mas maano, pwede pang mas maikli. Depende daw kung compelling. Ano pa yung kailangan dyan sa clemency? Fully complied with the terms and conditions of all prior disciplinary orders, including orders for restitution, as well as the 5-year period to file. The disbarred lawyer recognizes the wrongfulness and seriousness of the misconduct, and the disbarred lawyer has the required integrity and competence to resume the practice of law. Personally, I don't see Secretary Gadon filing for a clemency, na magpa-file siya ng clemency. Although pwede siya mag-file kung gusto niya. Nakakagulat lang na bakit may ganun? Bakit may ganitong propaganda against Secretary Gadon? And iniisip ko, it's not even about Secretary Gadon. It's all about Malacanang made the wrong decision. Ang angulo ho dito, indirectly, tinitira nila si PBBM. For example, kanina nga, yung sinabi ko sa inyo kay Ronald Llamas, isa sa mga pinakamalaking pagkakamali at pinaka-recent ay yung pag-appoint kay Secretary Gadon. O, di ba? Administrasyon po ang tinitira. Hindi lang si Secretary Gadon. Ngayon, eto, si Weng-Weng, may patutsada na rin. Ang laki ng sweldo mo. Sabi ni Guangzon, ni Buangzon. Buangzon tells Gadon to donate to charity. Diba sabi? With his huge salary, former election commissioner and P3PWD party list nominee, Romena Guangzon said newly appointed presidential advisor on poverty alleviation, Larry Gadon should donate to charity. Mag-donate ka naman dyan! Sabi ni Weng-Weng Buangzon. Larry Gadon, tama na yan. Trabaho ka na poverty alleviation?
O presidential advisor. Labo kasi labo mag-isip nito ni Weng Weng eh. Ang laki ng sweldo mo, mag-donate ka sa Kawang Gawa. According to news reports, Gadon is expected to receive a 280,000 salary every month. Hoy! That's according to news reports. Pero yung actual, hindi pa ho natin alam. So we don't know if Secretary Gadon had the same arrangement. We don't know. Pero nagsalita, Gadon reveals donations to charity. Tells party list groups to follow. Donate ako, kayo hindi. Papa Larry Gadon is involved in charity work even before his appointment in the Marcos administration. Alam niyo, totoo yan. Kasi, maski ho nung pandemic ko, itong si Papa Larry, nagdo-donate na talaga yan sa iba't ibang ospital. Actually, ang may kailangan talaga mag-donate, yung mga taong nagsasabi na mag-donate siya. Gadon make the remark in response to a social media post of former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. The former poll official urged the new palace executive to share his huge salary with charity. The presidential advisor, however, claimed that he is not even aware if the position given to him has a salary. Totoo. Hindi ho natin alam na kung yung presidential advisor position niya ay merong sahod. Kasi ho, although cabinet level yan, walang hinahawakang grupo yan eh. Walang departamento, kumbaga. So hindi ho natin alam kung ano yung setup niyan. I don't even know if there is a salary for the position. I wonder where Com Guanzon got that information. Diba? Hindi nga niya alam kung may sahod eh. Sabi pa niya, if former Commissioner Guanzon suggests that I should give part of my salary for donation, then she should ask the other party list representatives to give donations too. The Anakbayan and Gabriela must show that they're also giving donations as they claim that they also represent the poor. Sabi ni Attorney Gadon. Ni Secretary Gadon. O di yan. Lalo pa kayong nabatikos. So kung meron mang isang bagay na pumipigil kay Secretary Gadon para mag full on rant and war against the Dilawan and the corned beef, eh posibleng yun lang yun. Tapos tinanggal pa ng Supreme Court. O di wala nang pipigil sa kanya. Lalo sila ngayon madudurog. Kasi wala nang pipigil kay Secretary Gadon eh. Di ba naisip yun ng mga kalaban ni Secretary Gadon? Tingin nyo ba papatahimik nyo lang si Secretary Gadon? Dati nga eh, hindi pa siya disbarred kung ano-ano nang nasasabi niya laban sa mga Dilawan at corned beef. Eh lalo na ngayon na hindi niya iniisip yung lisensya niya. So good luck na lang sa inyo. Oh, ito yung una niyang ito yung una niyang sinunog. Buena mano. Si Guanzon. Good job. Tuloy-tuloy niya lang yan. Secretary Gadon, nakasuporta sa iyo buong Pilipinas. So makalimutan niya. Once again, congratulations kay Secretary Gadon. I have been really, really looking forward to the appointment of Secretary Gadon. Iniintay ko talaga yan. Kasi may mga implications yan. Not for my benefit. Di lalaman na nakukuha kay Secretary Gadon. Finally, meron ng loyalista sa cabinet. Kahit nakaisa man lang. Yun lang in the regular cabinet level. Sayang. Anyway, Secretary, kung gusto mo na silang pagmumurahin, go lang. hindi yan ikababawas ng iyong imahe. Secretary, go ahead. Go lang. 'Di ba? Alala ko nung kausap niya yung media eh, sabi. Kayo mga media kayo. Tinotolerate niyo yung kasinungalingan ng kasama niyo. Gadon unleashed. Anyway, nakakatawa na may ganito na. Ganto na si Secretary Gadon. Parang mas siya. Anyway. Hanggang dito lang muna tayo mga kutsero ha. God bless all of you. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright? Bye everyone. See you next time. Alright, bye.